Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel, no? So ngayon malapit na akong mag-level 131 guys. Kasi nga marami nang tatanong bakit kung mag-i-stay ba ako sa level 130. Siyempre hindi na guys. So halimbawa kayo is level 120 kasi meron kayong main reason bakit kayo nag-i-stack sa level 120. It's either na, eto yan, magko-contest kayo sa TOBD1F, mga ganon. Katulad ni Prague, diba, level 120 siya, pero yung PS niya is 300 kps. Ang problema kasi nga doon guys, kasi hindi naman siya free-to-play. Sobrang solid din kasi tumalpak yon. Ang ganda lang tingnan na sa level 120 niya, naabot na niya yung level na yung tawag doon, yung PS na sinlakas ng level 130 o 140, di ba? Isipin nyo, 310 kps sa level 120, nakakatakot yung ganung character na 120. Pero kasi as free to play na tulad ko guys, kaya ako nagpapalevel, ito yung main reason, no? Halimbawa, ito, nagpataas ako ng level para hindi ako masyadong gap dito sa boss na to. Itry nyo, level 120 kayo guys, same PS tayo. May mapapansin kayo, ang hirap niyang patayin kasi nga, nagkakaroon ng parang gap sa monster eh. Ewan ko kung totoo yun guys. Kasi nga kapag tumataas yung level nyo, nadadagdagan yung raw stat nyo guys. Subok na yan. Kikiklik nyo lang yung physical nyo. Ayan. 1080 to na yung dagdag sa akin sa level 130. Kaya yun yung main reason ko bakit ako nagpapalevel. Ito naman yung reason ng iba. Pag napatay ka ng 120, nakakaya naman. Nakakaya naman kasi sasabihin butaw stats. Guys, pareho lang yun. Mapa 120 ka, 130 ka. Pareho, kung talagang gap ka sa item, katulad ni Prague, gap ka sa item, kahit level 130 ka, hindi mo naman mamimit yung 300 kps, is talagang gutay ka sa mga ganung character. Sa akin naman kasi, as free to play yan, hindi ko naman mabubuo yung tatlong legend ko na yan kung nag-stay ako sa level 120. Kasi hindi naman ako nakakahawak ng TOBD. Pwede yan kung nakakahawak ng TOBD1F. Pwede nga mag-farm kasi parang kang, andun, malakas ka dun eh. Parang kang superior pag regarding sa TOBD1F. Pero dahil grinding tayo, mabilis nang mag-grind pag nasa mataas na floor. Ito ang unang reason guys. Tingnan nyo, ang bilis ko nakakuha ng Spectrumite na Epic. Pangalawang beses ko na to guys sa higher floor. Pero nung sa lower floor ako niyan, sa 7F, never ako nakakuha niyan. So, siguro lucky lang talaga. Pero gaya ng sabi ko nga sa inyo, pag mataas na floor, tulad nito, yan, kita nyo naman yung drop ng chest, 8. Or minsan, ang pinakamax niyan, 8, tapos 7. Tapos, yung pinakamababa is 4. Pero kapag doon ka sa MS6F, pag pumatay ka nito, is 4 lang talaga yung box. Pero kapag nasa higher floor ka, maganda yung mapaparm nyo. Kasi nga, gaya na sabi ko nga sa inyo, hindi naman kayo magpapalevel sa MS eh. Gawin nyo lang yung ginagawa natin para makaipon tayo ng glittering. Katulad dito guys, nabubay ang tatlong legend na yan. Kung halimbawa nag-stay ako sa 120, so magpaparm lang ako sa level ng MS7F, which is maraming tao. Kaya ako nagpapalevel, uunahan ko na sila. So halimbawa, nandito na sila sa 8th floor, nasa 9th floor na ako kung halimbawa umabot ako sa level 140. Kaya nirarush ko siya sa level at saka makakatuntong ako sa TOBD4. Eh, pwede akong mag-chesting doon kasi yung mga higher level, hindi naman masyadong pinapansin yung chesting. Yung mga ganong kaliit na bagay, di ba? Hindi nila masyadong pinapansin yun. Isang tingit pa lang ako dito guys, ayan o. Kita nyo naman yung na-loot natin, sobrang solid. Halimbawa, ito, nakasyam na tayong shard. Ibig sabihin, may, ano na yan, halos 200 pieces na glittering na yan. Okay? So, napaka-solid talaga dito, guys, kapag mataas ang level nyo. Yun lang yung para sa akin. Kaya nag-i-stay ako sa lean. Talagang dire-diretso akong magpa-level. At saka against ako sa monster ngayon. Diba yung build natin is against na sa monster. Kasi nga, kung regarding sa PvP, guys, unahan nyo na lang muna sila sa level. Tapos saka kayong mag-grind ng stats. Halimbawa, level 140 na kayo. O doon na kayo mag-habol ng gusto nyo yung stat na gusto nyo. Kung gusto nyo, mag-mina kayo maghapon para tumaas yung stats nyo. Pwede naman yun. Parang ginagawa ko. Yan, halimbawa, nagpapalevel ako habang nagko-codex ako. Which is pwede nyo naman pagsabayin. O ngayon, ang current codex natin is umabot na tayo sa 815, pero mas maraming codex sa akin dyan, syempre against sa monster. At saka ang build ko na ngayon kasi is bash attack. Isipin nyo guys, ayan, naka-drop set pa ako nyan, pero nasa 83 na ako. Eh kung level 120 ako, kakayanin ko ba yan? Syempre hindi guys. Kaya nga gada level, tumataas nga yung raw stat, at including na din dyan yung solitude training. Pati yung solitude training ko, ayan o. Ayan.
163 na siya, oh. Pwede na akong maging Limbog 1. 'Di ba? Pretty play lang, guys, oh. At saka solid talaga yung trap dito. Ayun, nakakuha naman tayo, nag-success na naman. So halos 11 shard na agad, saka meron tayong epic Spectrumite agad. So ayan, sana nakakuha kayo ng idea bakit ako dire-diretsong kung magpa-level. As a free-to-play player, guys, yung mga naging gap na sa akin, 'di ba? Sa nakikipag-PVP naman ako minsan, eh. At saka hindi naman kasi ano 'to, eh. Pag mababa PS mo, talagang lumalamang talaga yung higher PS. Halimbawa, sila Prag, 300k, tapos ko, 230 ka lang, 240, mahirap nang patayin yun. Pero, syempre, kapag same PS kayo halos, halimbawa, 210k PS, tapos ko ay 230, kaso yung build mo pang monster, so mahirap makasabay, syempre, dun sa naka-PVP build. Kaya nga, dalawa yung pagpipilihan mo dyan, eh. Kung uunahin mo bang mag-build muna against monster, or gusto mong maging against player. So, dalawang klase ng player, guys. Ako, nakapokus ako sa 2K per day. Kasi alam ko, sooner or later, mabubuo ko yung full legendary as free-to-play, guys. Basta bigyan lang ako ni Mirpor ng lagi ng legendary, eh. So, mabubuo ko yan. At napatunayan na natin yan. Tatlo na yun na i-content ko niyan. First legendary, second and third. Lahat yan naka-content. Never akong gumamit ng tradable na glittering para mabuo ko yung legend na yan. Okay, hindi rin ako nagmina ng Dark Slave, binibili ko lang as gold. Kasi nga, nagpapaikot lang naman tayo, di ba? Benta epic, kapag legendary equip, para hindi tayo mahirapan sa pag-craft ng legendary. Ayan, ganyan lang gagawin natin, guys. Ang ginagawa ko ngayon is unique monster. Kunin nyo yung leader 1, mas maganda kung kasama nyo yung alt nyo para mas mabilis yung Asian coin. Kasi itatambay natin siya sa Demon Chamber, which is mas malaki ang bigayan dito ng Asian coin. Sa isang ticket, halos minsan nakaka-11,000 ako, 12,000, which is hindi nyo makukuha yan sa lower level ng MS. Tama ba ako? Tama ako. So, yon, may kanya-kanya talaga tayong kung nag-hard sticky sa 120, walang masama dun. Para maiwasan nyo, syempre, uy, nakapatay ako ng 130, nakaka-proud, di ba? Kasi iniwasan nila yung sasabihin, uy, ang taas ng level mo, buto naman ng PS. Okay lang yun, guys. At least, napaabot mo na sa ganung level. Mahirap magpa-level, guys. Kung sinasabi nyo, madaling magpa-level. As free-to-play, na hindi nagsasarmati, ang hirap magpa-level, guys. Okay, ilang araw din yung aabutin pag nagpa-level ka. Okay, so, yun lamang, guys. Abang tayo, at saka yung darating na event kasi, guys, darating na update, is MS 10 floor. Pustahan tayo, mga level 110, wala pa sa Mirage, syempre, di ba? Diba ang hirap magtapos ng Mirage? Samantalang ako, guys, 200 KPS, sinolo ko ang Mirage bago ako naghahatid. Nagsolo kami dalawa ni Taj. Tinulungan ko si Taj para mas mabilis ang pero sinolo ko yung isa-isa ko pinatay yung mga monster doon para makakit lang sa Mirage. Doon nagpatulong nung sinosolo ko yun para makarating. Okay? So, yun lamang, guys, hanggang sa muli. Paalam!